Guys, welcome back to another video. Bali ngayong araw pala guys ay update tayo sa kalapate natin nagkasakit. Pero bago dyan guys, intro muna tayo. And we are back again guys. So ngayon ay Monday. So ito yung kalapate natin. So kanina umaga nag-vlog din tayo about sa ginamit natin pamurga. So yung pamurga natin yung nakaraan pa. So bali dito sa inakay natin ay 2 times doon lang iharap natin guys. So yun guys, bali after 2 weeks guys pupurgayin ko naman siya ulit. So ayan na siya guys. Kasi kanina medyo madilim eh, pero ngayon timing din uminit naman kahit papaano. Tapos itong alapate natin medyo okay na silang dalawa, medyo malakas na tumuka guys. Tapos ito, bumili ako ng pellets para at least mabilis sila matunawang. Tapos ito guys, bumili ako ng gamot. So ito pang excellence. So antibacterial din to. So ito guys, pang flushing pwede din to. So ito, ito yung binili ko kasi wala yung pang sagapaan eh. Pero pwede din naman to. So try natin ngayon pa inom. So yun guys, pakainin pala natin muna para at least ganaan sila. So yung dumi ng cup, ganun pa din. Medyo basa siya na manilaw-nilaw. So medyo pangit pa yung kanya talaga, yung sistema niya. So lagyan ko muna ng pagkain at ng ihala ko sa inumin. Ayan, so yung cup natin guys, malakas tumuka. So siguro din sa digestion din siguro nila kaya nagkasakit. Kasi pag mahina talaga yung digestion ng kalapate natin, mahirap makakuha. Kung mahina yung panunaw nila, madali sila magkasakit. Tapos yung inakay pala natin yun guys, ha, nakakita siya tumutuka. So ayan, konti lang pinakain ko kanina sa kanya kasi pinurga natin siya. So ubusin muna natin itong patuka nila siguro bago ihalo. Ihalo ko muna ito pala para at least ready na. Nakukumakos yung inakay natin. Kasi nakita niya yung pere, saka tumutuka eh. Siya hindi pa eh. So mamaya hapon ko na siya papatukain. Kasi para gawing routine kasi plyo siya eh. So ito, breeder. Okay lang yung breeder natin, stock natin. So bali, ito pala yung gamot natin guys. Color green pala. Yellow green. So try ko na painam siguro guys. Siguro hanggang bukas din to, painam ko to. So yun guys, nalagay ko na. Bali yung cock natin naminam. Hindi ko lang na visual. Tapos, observa natin mamaya. So hanggang 5 days pala to guys. Kasi kan, ang recommendation, 5 days pag treatment, pero pag prevention, 3 days lang. So baka soon gamitin ko din to pang kan, pang flushing. Pero yun, kasi advice ng ibang mga pansier, meron din oh, maganda yung dumi ng hen oh. Kasi medyo kan pa. Yung meal talaga yung kan, yung cock talaga yung medyo pangit yung kanya. Basa na parang di talaga natutunawan. Hello, what's up guys? So bali yan guys. So bali 5 days natin gagamitin yung kan, itong antibiotic para sa alapati natin. Medyo nakon talaga. Medyo pangit talaga yung nangyari kasi kan. Naging masama yung condition niya. So sayang itlog, tapos sayang time naman talaga. Siguro baka mga ilang days siguro. So plano ko dito ngayon, pag once na gumaling, so ibubukod ko sila or kan, pwede ko ilagay dun. Pag gumaling na, ilalagay ko para at least di sila magperka agad, para makondisyon talaga natin. So ipiprevent ko muna yung sakit ng kan ng breeder natin. So medyo wrong timing talaga guys, kasi kan hindi binaasahan na ganun. Kasi first time pala nagkakalapate na nagkasakit ng ganun. So hindi pa ako nakaka-encounter. So kaya ganun guys, tips lang dapat kan talaga. Dapat gawin natin malinis talaga yung breeder cage talaga. Kung pwede yung poop nila, hindi nila direct sa kanila. So dapat na bagsak. Kaya mas maganda yung pag mga breeder talaga yung kan, kolo ng breeder yun, nakakalipad yung breeder.
para na-exercise. Hindi katulad niya ito kasi close. Tapos, pag in-open ka naman, pag umulan, medyo na-direct sila. So, obserba natin maya guys kung ano nangyari. Update ko lang kayo. Kakain muna ako. So yun guys, chinek ko naman dito guys. Bali-release ako, bago lang. Wala naman kung yung inakain natin. Wala naman bulate. So, nakita ko din yun kasi dati nagpupurga pala ako dati ng kalapati pag matanda na. Pero mga sa ibang pansier, medyo bata pa lang pinupurga nila. Kung iba, pag once na lumipad na doon nila pinupurga. So, depende guys, iba-iba tayo ng mga style kung paano tayo magpurga. So, nasa sa inyo din yan. Tapos dito, chinek natin kung may mga, baka may mga hayop pa. So, wala naman. So, kahit yun ito guys, sobrang lakas ng ulan, hindi naman binasa yung loob natin. So, update ko na lang kayo mamaya. Papakainin natin yung breeder natin. So, good news guys, kasi malakas sila kumain. So, bali ngayon, dito yung papakain. Walang blast sa kanila, pellets lang para at least mabilis sila matunawan. Ayan. So, guys, good news din to kasi malakas sila kumain. So yung kalapati pag malakas kumain talaga ang mabilis paka-recover sa kanila. So baka sunod bili lang ako ng electrolytes para at least yung mga nutrients na nawala sa kanila mabalik sa lahat. Ito din ang ideal pills ang dagdag. Tapos yung ID natin guys, pakainin natin. So kung malakas ba kumain. So ito guys, bali yung hiniluwa ko ng pellets na konti lang kasi medyo para at least mabilis patunawan. So tignan natin kung malakas pa kumain yung nakain natin. So dapat itong pagkain niya dapat maubos niya to within 3 to 5 minutes. So try natin videoan guys, dapat medyo mailang YB natin eh. Ayan. Siguro video ako na lang maya kung kan. Pag dapat within 5 minutes guys, kunin natin para at least kan pagkabukas medyo gutom yung inakay natin. At ganun talaga guys pag kan isa lang yung kalapati natin. So dapat kaya mas maganda kung ang YBs natin meron kasama. Kaya yung sabi ko sa inyo, dapat yung YBs natin bago ko ilipat dito is malakas na tumuka. Para at least kung solo na siya, kaya niya yung katawan niya. Pero yun nga lang kaya kasi na nahiwalay natin kagad kasi nagkasakit yung parents. Ha. Siguro guys hanggang dito na lang pala yung video natin guys kasi medyo mahaba na din. At kung gusto nyo, pakilike and share and subscribe. Pero una sa lahat, salamat pala sa mga nagsusubscribe sa atin at nagla-like na ating videos. Isang like lang guys, malaking tulong na. So, dito na lang siguro ang video natin guys. Bye!